Hello guys, welcome back po muli sa akin channel. So, ayan, nandito na naman tayo sa panibagong vlog ko sana. Ito yung part 2 vlog kong nakaraan, which is ito yung mga bagay o pag-uugali na ayaw ng Japanese pagdating sa trabaho. So, magandang vlog to para dun sa mga trainee na malapit nang pumunta ng Japan. So, ito yung part 2. Sa mga hindi pa po nakapanood ng part 1, ilalagay ko po yung link sa comment section. So, panoorin nyo po yun, no? Kasi malaking tulong po yun. Magiging, at least meron kayong idea para madali nyong pakisamahan yung pag-uugali ng isang Japanese pagdating dito sa Japan. At least meron kayong baon-baon, no? So kahit pa paano. So ito, hindi lang to base sa mga experience ko. Yung kahit sa ibang mga training na nakausap ko, ganito talaga yung mga pag-uugali ng Japanese na dapat nyong tatandaan, no? So para mas mabilis nyong makasundo yung makakasama nyong Japanese pagdating dito sa Japan sa trabaho. So panoorin nyo to, no? Pero bago yan, intro muna tayo. Bago ko umpisahan, so sa mga bago lamang po sa akin channel, so huwag kakalimutan na mag-subscribe at i-click nyo yung bell notification, no, para lagi kayong updated sa mga upcoming informative vlog natin, no. So ayan, una, so isa sa mga napansin ko, mga kayuri, no, isa sa mga ayaw ng Japanese yung mga taong mahilig magrason. Ibig sabihin ko yung bago pag may nasita sila sa inyong mali, kaya may napupuna sila sa inyong mali, so pag itinatama kayo, so kung alam niyo naman sa sarili niyo na mali naman talaga kayo, so wag na kayong masyadong magrason na kung ano-ano pa, no? So instead na magrason ka ng kung ano-ano, kiso ganito, kiso ganyan, kung alam mo naman sa sarili mo na mali ka, and then i-accept mo na lang, and then mag-say sorry ka na lang, o pasensya na, o ganito, ganyan, humingi ka ng pasensya, no? So kasi ayaw na ayaw nila ng mga ganyan pag-uugali, no? So lalo-lalo na kapag baguhan ka. Number 2, isa sa mga ayaw ng Japanese sa oras ng trabaho, yung minsan may time na natutulala ka o nakatunga nga ka. Yung nag-stack up ba na tinatawag, no? Ayaw nila ng ganun. So pag may time na ambawa, hindi mo na alam yung gagawin mo na susunod kasi katatapos mo lang dito, natapos mo na, tapos hindi mo alam yung susunod na ano kasi nakalimutan mo. So huwag ka nang mag-antay pa na sitahin ka kung nakatayo ka lang, kung nakatunga ka lang. Kasi ang mangyayari niyan, yan lang yung magiging dahil lang kung bakit maiinis sa'yo yung kapon, no? Ang gawin mo na lang, so magtanong ka sa kanya o kaya sa senpai mo kung ano yung susunod kong gagawin. Kung talagang hindi mo alam, kesyo nakatunga nga ka, di ba? So, ngayon, di ba may time na, halimbawa, mag-partner kayo o kaya, halimbawa, mag-partner kayo, so parang, example ko na lang, nagpapasahan kayo ng ano kasi yun yung ano nyo. So, may pinapasa sa'yo, tapos ikaw naman yung susunod. Ngayon, nadelay yung partner mo, so ikaw, wala kang ginagawa. Instead na nakatayo ka, mag-isip ka ng ibang trabaho, no? Instead na nakatayo ka, nakatunganga ka. So, maghanap ka ng ibang paraan. Kita mo may kalat, ikunin mo. Habang nag-aantay ka sa partner mo, so may nakita kang kalat, kunin mo, no? So, ganun, kasi ayaw nila ng mga, ano, mga ganung klaseng pag-ugali yung number 3. So ito, sa oras ng trabaho, natural lang yung nagkakamali, lalong-lalo na kapag baguhan ka, no? Bawa, tinuro sa'yo, tapos hindi mo siya nakuha sa isang turo lang, nagkamali ka, okay lang yun, walang problema yun sa Japanese, normal lang yun, kahit sino naman nagkakamali, kahit na sila nagkakamali. Pero kung nagkamali ka sa isang bagay na hindi naman itinuro sa'yo, ikaw yung kusa mismo nagdesisyon na gawin to, tapos nagkamali ka, sa kadahilan ng hindi ka nagtanong, hindi ka man lang muna nagtanong kung ano paano gawin to, tapos nagkamali ka, tapos yung pagkakamali mo naging malaki yung epekto, naging malaking impact, nagkaroon ng malaking damage, o kaya abala sobra sa schedule dahil sa pagkakamali mo yun. So doon, isa yon sa mga kinaiinisan ng Japanese, no? So ang maiging gawin na ang gawin niyo mga kayuri, so ang maiging gawin niyo, pag alam mo yung trabaho na yun hindi mo alam, hindi masamang magtanong, hindi nakakamatay magtanong, hindi nakakahiyang magtanong. So, gawin nyo, magtanong muna, no? Yung pagkakamali, walang problema yan. Kapag tinuro sa'yo, nagkamali ka, normal lang yan. May pagkakamaling okay lang, pero may pagkakamaling hindi okay, no? So, alam nyo yung pinapoint ko, no? So, kapag ulitin ko, kapag hindi mo alam yung trabaho, kung hindi mo pa alam trabahuin to, hindi pa sa'yo itinuro, at hindi mo rin to hindi ka nag-undergo sa training ng ganyan, hindi mo yan napag-aralan, so
wag mo munang galawin, wag mo munang trabahuin, no? Magpaturo ka muna, tanungin mo muna sila, no? Para ano, kasi para maiwasan yung malaking damage, malaking abala sa trabaho nyo. Number 4, so isa sa mga ayaw ng Japanese, yung mga pala absent ng walang valid reason, no? So, kayo mga nandiyan sa Pilipinas ba, kung nasanay kayo sa relax na buhay diyan, relax na trabaho diyan sa Pilipinas na anytime gusto nyo umabsent, eh, nagagawa nyo. Pagdating nyo dito sa Japan, ibahin nyo, no? Hindi dito pwede yung sinabi lang na tinamad ka, a-absent ka. Hindi pwede yung ganun. Yung malamig, a-absent ka. O kaya yung sobrang init, a-absent ka kasi ayaw mong magtrabaho, wag ganun. Ihanda nyo na yung sarili pagdating dito, no? So, bibigyan ko kayo ng sample kasi meron akong, base sa experience ng aking senpai. O meron ko dito mga senpai, ibig sabihin na senpai ko yung mga nauna sa akin na na nag-absent ng walang nag-absent siya kasi masama daw yung pakiramdam. Ngayon, pumayag naman kasi nga syempre kahit sino naman pag masama yung pakiramdam mo, pa-absentin ka. Lalong-lalo na, 'di ba? May mga corona, baka delikado. Ngayon, in-absent siya. Siya nangyari, yung team na bawasan. So magiging malaking abala 'yon sa team nila. Kasi bakit? Kasi yung schedule nila medyo babagal kasi nalagasan ng isa. So ngayon, absent yung isa. Ang nangyari, sinurprise visit sila ng mga boss doon sa apartment. So pagdating doon, chinek kung talaga totoong may sakit kasi sasamahan nga sa BUN o kaya sa ospital. Ipapa-check up kung talagang may sakit para kung ano man yun, magamot na. Ngayon, na-found out na wala naman, naglalaro lang pagdating, tapos wala namang sakit. So nagsinungaling ang isa sa mga ayaw ng Japanese, no? So, that time, binigyan siya ng sanction at sa pagkakatanda ko, nilipat siya sa ibang lugar, no? Nalipat siya sa ibang lugar, hindi siya dito nalipat, no? So, wag kayong mag-absent na anytime na gusto nyo mag-absent. Lalong-lalo na, baka may nakainitan mo yung katrabaho mo kahapon, hindi maganda yung ano nyo. Yan, advice ko, tapos nakainitan mo, nakaaway mo, nagkasagutan kayo, natural lang yan sa trabaho, sa totoo lang, lalo-lalo na pagpagod. Pero, yun sa mga advice ko, kapag mga ganyang klase, hindi kayo nagkasundo sa trabaho, before kayo umuwi, yung away nyo, yung tampuhan nyo, iwan nyo na dun sa game pa. Huwag nyo nang dalhin sa apartment kasi magkakasama lang kayo sa bahay. Lalo-lalo, no? So, bawasan nyo yung pride nyo. Kung alam mong nagkainitan kayo, mag-sorry kayo sa isa't isa, di. Kung hindi man, tigilan nyo. Tigilan nyo na yan, ha? So, focus naman kayo sa panibagong umaga, no? Sa mga trabaho. Kasi, normal lang yung minsan nakakatampuan sa trabaho. So, tapos, basta wag lang kayong mag-absent, no? Ayaw na ayaw na nun. Or, number 5. Excuse me. Proper hygiene, no? Personal hygiene. So, siyempre, sa oras ng trabaho, pawisan kayo, lalo-lalo ng trabaho namin, mapa-construction, mapa-farm, o kaya mapa-welder, o kaya factory. So, lahat tayo talaga, kahit anong klase ng trabaho na nagka-pinapawisan ka, na-expose ka sa labas. So, minsan, pinagpapawisan talaga tayo, merong natural na amoy. Okay lang yun sa mga Japanese, hindi yun masama. Kasi, nagpapagod tayo. Walang problema yun, lalo na kapag nagagambaro talaga tayo. Pero, utang na loob, nyo naman na pabayaan yung personal hygiene nyo. No? Yung kilikili, kapag alam nyo may amoy, gamutin mo na agad, suksukan mo na yun ng tawas na. Hindi. Kahit ano, kung ano, basta kung alam nyo naman sarili nyo, meron kayong amoy. So, iwasan yung gano'n. No? So, sa bahay pa lang, gumamit ng deodorant. O kaya, maligo lang araw-araw, no? Tapos, maligo araw-araw. Tapos kung, ayun, lagi mag-toothbrush, baka minsan may singho kayo, mabaho yung hininga nyo. Ayun, mga Japanese, lalo-lalo magkasama kayo sa Kuruma, naka-aircon. So ayun. Isa pa sa mga, ano ko, no? Kung sa trabaho, wag na wag kayong mag-perfume, lalo-lalo na sobrang tapang na perfume. Hindi maganda amoy. May napansin ako, may mga isang dati, nakasabay kong trainee, nagpe-perfume, yung tapang, yung pang-arabo ba? Yung pang-arabo perfume. Oh, kapag pinagpawisan ka, Diyos ko po, ang singaw, grabe, ang baho na nun. Hindi na yun maganda. Kahit wag ka na mag-perfume pag sa oras ng trabaho kasi ayaw na mga Japanese ng gano'n. Natural lang, okay lang yan, natural na ano. No? So, minsan meron din, may instances din na mga Japanese din yung merong hindi maganda yung hygiene. So,
porkit ganun, wag mo nang gayahin, no. Pag summer talaga, grabe dito ang init. So hindi 'yon so kailangan mo talagang maligo araw-araw, no? Maligo araw-araw. Tapos tsaka dito sa Japan, merong mga nabibiling yung mga perfume sa damit, yung hinahalo sa paglalaba. Parang Downy style. Pero hindi talaga siya Downy, no? So marami dito, mura lang naman. So instead na mag-perfume kayo ng mga perfume na pang matatapang, huwag yung gagawin kasi ang bawang kapag pinagpapawisan. Dito marami dito nabibiling, ano, yung hinahalo talaga sa, ano, sa paglalaba na mabango. Pag winter naman, so pag winter, huwag yung gawin na rason na yung winter, eh, kasi yung malamig, eh, maniligyo kayo sa isang linggo, isang beses lang. Ha? Walang problema dito kasi yung shower dito, pwedeng mainit yung gamitin mo, pwedeng ikaw yung magtitimplay kung anong klaseng, anong gusto mong init, no? Heater sa tubig. So, kahit sobrang lamig, walang problema, mag-shower ka, napaka-comfortable mag-shower dito, no? Pwede ka nga mag-uporo, eh. Magbabad sa uporo. Pagdakon tayo sa pang-anim. So, pag binigyan kayo ng mga nakakasama yung Japanese sa trabaho, binigyan kayo ng anuman na pagkain o inumin, huwag yung tatanggihan. Lalong-lalo na kapag baguhan kayo kasi yan yung parang way nila na gusto ko nila kayong makilala, lalo-lalo kapag baguhan kayo, no? Gusto nila kang makasama ng maayos trabaho. So, kapag inoferan kayo ng inumin o kaya pagkain, tanggapin nyo, no? Kung sa atin, di ba, sa Pilipinas, eh, minsan, pag inoperan tayo, inalok tayo, minsan, tumatanggi talaga tayo kasi may ugali talaga tayo, mga Pilipino, ganyan na, syempre, yung nagkakahiyaan. Dito sa Japan, hindi maganda tingnan yung kapag tinatanggihan ka ng Japanese, at kapag tinatanggihan mo yung offer ng Japanese. Alam mo, kahit maliit man dito, kahit candy, no? Pag inalok ka, kahit candy na super late, kapag yan ay inalok ka, tanggapin mo. Huwag mong tatanggihan kasi hindi maganda yun sa Japanese kapag tinanggihan mo siya. No? Kapag hindi mo gusto yung in-offer sa'yo, eh, tanggapin mo pa rin. No? Tapos, ilagay mo sa bag, dalhin mo sa bahay. Kaysa hindi mo gusto yung ano, no, tapos iniwan mo lang sa lapag, pag uwi, nakita na yung Japanese, hindi magiging maganda yung imahe mo sa kanila. At hindi ka na nila o-offeran na kung ano sa mga susunod. No? Number 7, no? Speaking of pagkain, speaking of inumin, so, sa trabaho namin, minsan, kaka-experience kami na binibigyan talaga ng customer o yung ari ng bahay na ginagawa namin, minsan pumapasyal sa Gemba, sa construction site, may daladalang pagkain. O kaya inumin. So, halimbawa, apat kami sa trabaho, apat kaming sa isang team. So, apat naman yung inumin. So, pag ikaw yung nagkataon, ikaw yung unang naka-receive kasi wala yung hapon, nasa taas o kaya nasa malayo, no? So, wag bilang isang trainee, hindi ikaw yung nararapat na unang kukuha ng inumin o pagkain, no? Kasi kung sino yung mas head, sino sa inyo mas pinakang head, siya yung unang-una dapat na magde-decide kung anong kukunin niya. Lalo na ako pag example lang to, no? Ang mga inumin yung iba-iba, may kape, may juice, may ano, tapos ikaw gusto mo yung juice, ang ginawa mo, binulsa mo agad yung gusto mo. So, wag ganon. Kahit kayo yung gusto mo, no? Ang gawin mo, pag na-receive mo, magpasalamat ka sa nagbigay sa'yo, and then, hanapin mo yung pinang-head sa inyo, i-offer mo yung lahat bago ikaw, no? Pag kumuha na yung head nyo, yung boss nyo, yung satyo, o yung anuman kasama mong Japanese, kapag alam mo, mas mataas sa'yo yung level, o yung sabi na yung rango, mas mataas sa'yo, eh, siya yung paunahin mo, bago yung mga trainee, no? So, number 8, ganun pa rin, speaking of basura, inumin o pagkain pa rin. So, yung mga basura nyo na pinagkainan, katulad ng, halimbawa, kumain kayo ng noodles, yun yung baon nyo, kaminom kayo ng ano, wag nyong iiwan lang mismo sa lugar kung saan kayo nagtatrabaho. No? At wag lang ilalagay sa gilid o kay isusuksok. Kasi dito sa Japan talaga, sobrang malinis dito. Magpit pagdating sa kalinisan, no? So, mapa-construction man o kahit anong uri ng trabaho, kahit saan man, yung personal na kalat nyo, personal na pinagkainan nyo, ilagay nyo sa sarili nyo sa plastic at bit-bitin nyo, kailangan bit-bitin nyo pag-uwi. Ganon din yung kahit mga bigay mismo ng ibang Japanese, no? Bawa, binigyan ka, inoperan ka, tapos galing sa kanya yung ano, tapos inoperan ka ng inumin. So,
dali mo yung pag-uwi, no? Huwag mong iiwan yun doon porkit galing yun sa kanya. Tapos, ayun, dadali mo yung pag-uwi. Tapos, halimbawa sa amin, sa Gemba, huwag, sa mga construction worker dyan, so, huwag na huwag nyong ihahalo yung personal na basura nyo sa mga basurahan ng construction site, no? Baka isipin mo eh, ah, hindi naman ito makikita, isuksok na lang dito sa sako. Ihalo ko na lang, hindi naman, ipailalim ko na lang, huwag ganun, no? Kasi makikita na ano pa rin yun. Hindi maganda. Tsaka kailangan mong disiplinahin talaga yung sarili yung pagdating dito, no? Number 9, ito. Maraming gumagawa nito dito sa Japan, lalong-lalong ng mga trainee. Marami akong nakahalata, marami akong nakikitang mga bago pa lang, yung iba, isang linggo pa lang sa trabaho, grabe na, no? So, sa totoo lang, di ba, maraming gumagawa nito mga trainee na sa totoo naman talaga, bawal naman. Yun nga lang, hindi nahuhuli, hindi nakikita, hindi nahuhuli, patago naman. So, ano yun, yun yung nag-live sa Facebook habang nagtatrabaho. So, ayun, maraming gumagawa niyan. Marami ako nakikita ng ganyan, nakalive talaga habang nagtatrabaho. So, sa mga baguhan, utang na loob, huwag na huwag niyong gagawin yan ng madalas dito, lalong-lalo sa trabaho. Kasi unang-una, bawal na bawal yan. Ako, aminado naman ako, minsan, kumukuha rin ako ng video ng pakunti-kunti sa trabaho. Pero yung purpose ko naman is, nagbablog ako para dun sa mga katulad ninyong training na papunta dito. Kasi, ayun nga, bibigyan ko ng konting idea, mga tips. So, yun yung purpose ko. No? Pero yung mga nakikita ko na nagla-live, as in live talaga para lang sa wala, yun, naiintindihan ko naman yung pakiramdam na kayo ay baguhan dito sa Japan kasi na, syempre na-feel ko rin yan eh. Yung pakiramdam na gusto mong ipakita yung klaseng trabaho mo, lalong-lalo na sa family mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan, gusto mo siyang i-post in social media, pero yung nakita ko yung iba, araw-araw, alas araw-araw ginagawa yung pagla-live. So, parang maganda tingnan. Para saan yun, no? Para saan yung pag-live mo? So, ayun nga, kung hindi mo naman talaga mapigilan, tang na loob, huwag naman araw-araw, huwag naman madalas. Kasi bakit? Ito, makinig kayo, ha? Bigyan ko yun isang scenario or kwento. No? Kasi meron ako isang kakilala. Ako yung nag-refer sa kanya ng agency. Sabi ko, pasokan. Ngayon naman, nakandito na siya. So ngayon, syempre, nung may time, close pa sila ng kanilang kasamang hapon. Close pa sila that time. Kaya, syempre, ginawa niya, pinost niya sa social media na yung video sa Facebook. Eh, yung sensei niya pala, yung kasama niyang Japanese friends niya sa Facebook, ngayon, nag-post siya ng video na hindi naman, wala namang, basta lang, pinapakita niya yung game. Eh, bawal yan sa trabaho eh, kahit saan naman, kahit saan dito sa Japan, bawal talaga yun na binibidyoan mo yung trabaho mo o kaya ano. Bawal talaga yan dito kahit saan naman. So, ngayon nagpost siya sa Facebook ng ganoon ngayon. Dumating sa point na nagkasagutan sila ng kanilang ng hapon. May nakita siyang buta sa hapon, sinumbong niya sa company. Ngayon, ang ginawang pang-counter attack sa kanya ng Japanese, ang sinumbong sa kanya siya is yung pagla-live ng video. So, wag mo kaya, isa pa sa mga advice ko kung hindi niyo talaga mapigilan yung pagla-live sa oras ng trabaho. Eh wag na wag kayong mag-a-add ng mga boss niyo, no? Lalo yung mga Japanese na mga kasama niyo sa trabaho. Wag niyo i-add sa Facebook. Kasi yun lang yung magiging dahilan kung baka matanggal pa kayo sa trabaho. Ako, aminado rin naman ako, nagba-vlog ako, minsan kumukuha talaga ako. Aminado ako, bawal naman talaga. Pero isa lang sa mga pinaglalaban ko may purpose ako para makatulong ako sa mga katulad yung trainee diyan sa Pilipinas na para ano. Hindi ako nagba-vlog ng hindi ako kumukuha ng video ng para lang sa wala, no? So yun lang yung sinasabi ko. Kaya yun ang advice ko, so huwag kayong mag-a-add ng mga boss nyo sa Facebook and then huwag naman madalas at itapin mo sasabihin sa inyo kapag nahuli kayo tanggapin niyo yung consequence na maaring ipataw sa inyo, no? So, yun yung mga advice ko. Yun yung pang-sham, no? Tako tayo sa number 10. Last but not the least, no? So, bago ko sabihin yung pa-number 10, panoorin nyo ulit yung ano, yung number 1, yung part 1 dito na in-upload ko nung nakaraan. So, yung link ilalagay ko sa comment section. Panoorin nyo po yun sa mga hindi pa nakakapanood. So, number 10. Isa sa mga ayaw ng Japanese yung makakalimutin kung ano yung binili niya. Halimbawa,
sinabihan ka na bukas dalhin mo yung passport mo kasi ipapasirap saan kasi may gagawin. O kaya wag na wag sinabihan ka na, wag mong kakalimutan yung Shukimbo. Shukimbo yung time frame tinatawag. Kaya sinabihan ka na magdala ka ng ganito, ganyan. O kaya tapos pagdating ng oras, nakaalis na kayo. Pagdating ng oras, limot mo. Tapos ayaw nila ng gano'n, no? Kaya kapag may sinabi sa inyo, isipin nyo na gabi pa lang, kasi kasi yun na ng gabi para kinabukasan, nakaredy na pag alis nyo, hindi nyo makalimutan. Kasi ayaw na ayaw ng mga Japanese ng gano'n na kung kailan oras na, saka lang, saka mo lang maaalala na, oo nga pala sinabi mo, huwag gano'n kasi maaabala naman sa schedule, ganito, ganyan, kaya gano'n, no? So, ako minsan makalimutan din ako eh. Kaya isa yan sa mga ayaw na ayaw ng Japanese, no? So, ayan, tapos na tayo sa 10 panibagong pag-uugali at mga bagay na ayaw ng Japanese sa oras ng trabaho, no? So, ayan, sa mga bago pa lamang po sa akin channel, kung alam mo na nakatulong sa iyo yung vlog natin, so, alam mo na yung gagawin, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe at syempre, hit mo na yung bell notification para lagi kang updated sa mga upcoming videos ko, no? Sana ay makita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. So, ja, matane! Bye-bye!